Yun mga paps, magandang araw. Kung napapanood mo tong video na to, sana nasa mabuti kang kalagayan ngayon. So, eto, may pag-uusapan na naman tayong bago. Pero ano pa nga ba? Usapang Mr. Speedy na naman. So, nakikita ako sa mga group, sa mga posts, ang daming mga newbie, ang daming mga baguhan na gustong maging Speedy Rider. So, sa mga bagong Speedy Rider, welcome sa inyo. So, yung iba sa kanila, nakikita ko, nahihirapan kumuha ng order, hindi alam kung paano gagawin. So, sa pagkuha ng order, may mga video ko dyan. So, ito, agay na ito, yung una kong video, tsaka itong pangalawa. So, ito, sa una kong video, makikita nyo kung paano kumuha ng order sa bahay, sa loob ng bahay. So, ito, yung pangalawa, nasa labas na ako, parang actual na yun. Kumbaga nasa outside world ka na kasi pag nasa loob pa ng bahay. So, syempre, sabi ko nga sa inyo, stable yung data ko doon. Nakakuha ko doon, garantisado, nakakuha ko doon dahil alam ko mala signal doon. So, pag nasa labas ka na, ang hirap na maganap na signal. So, yan yung lagi kong pinapaalala sa inyo, yung mga baguhan, kung paano kuha ng order. Kailangan talaga dyan, hanapin natin yung signal. Dyan papasok yung usapan natin ngayon, kung bakit di ka makakuha ng order. Aalamin muna natin kung saan ba dapat magsimula, kung bakit hindi ka nakakakuha ng order, kung ano ba yung pwedeng dahilan kung bakit hindi ka nakakakuha ng order. So, sisimula natin sa cellphone mo, sa cellphone na gamit mo. Kung naka LTE SIM kayo or naka 4G kayo, so, skip nyo na to. So, wala na tayong dapat pag-usapan kasi iba na yung kailangan nyong gawin pagka naka 4G kayo. So, ito, para to sa mga taong hindi pa naka 4G o LTE SIM, yung mga gumagamit ng 3G network. So, mapapansin nyo, dalawa kasi yung klase ng SIM card na ginagamit natin. 4G, LTE, at 3G. So, ngayon, may paparating na bago na connection, which is the 5G. Kung hindi ka pa naka 4G, naka 3G ka pa lang, sorry, kailangan mo na palitan yung cellphone mo or yung SIM card mo. So, sa mga naka 4G at LTE, settings lang yung gagawin natin sa inyo. So, ayan. Bali, papasimplihin ko lang yung paliwanag ko. Hindi ko naman na masyadong gagawing mga technical. So, para lang ma-pick up ng lahat. Alam ko naman, majority sa atin, alam naman to. So, para lang to sa mga yung iba na hindi aware. So, yun na nga, sinasabi ko sa inyo. Simulan natin sa cellphone nyo. Kung ano yung kakayahan ng cellphone nyo. Kung ano yung kakayahan niyang i-process. So, sabi ko nga sa inyo, ngayon, dalawa yung uri ng SIM card at magiging tatlo na. So, sa future, darating na yung 5G. Pero sa ngayon, ang pinakaginagamit pa ng majority, lalo na sa mga taong mahilig mag-internet, mahilig mag-games, mahilig mag-download. So, sila, majority sa kanila, ang ginagamit talaga nila is the 4G or 4G LTE or 4th generation LTE SIM card. So, yun yung para sa mga taong kailangan ng mabilis na internet connection. So, meron din namang mga tao na hindi naman sila ganun ka-aware doon. Mahilig lang sila mag-text, tumawag, ganyan. So, usually yung mga oldies natin na mga kakilala, siguro mga nanay natin or lola natin na hindi naman nila masyadong binibigyan pansin yung pag-search or pag-downloads or panonood ng YouTube. So, sa kanila, majority sa kanila, ginagamit lang nila yung mga old na SIM card pa. So, yung mga 3G connection or third generation na SIM card. Ang point ko dito, kung yung SIM card na ginagamit mo kay Speedy ay 3G pa rin or third generation, paps, sinasabi ko sa'yo, kaya hindi ka nakakakuha ng order dahil napag-iiwanan ka na. Or delay ang pasok sa'yo ng connection. Kung papasok man sa'yo yung bid or papasok sa'yo yung order, malamang sa malamang nakuha na yan ng kasama mo or yung katabi mong rider na mayroong mas mabilis na connection sa'yo. Kaya mas mabilis na pa-process yung data na pumapasok sa cellphone niya. So, yun yung mga taong gumagamit ng LTE SIM card. So, sa akin, ako, ang ginagamit ko ngayon, LTE SIM. Naka-LTE SIM ako, kaya ang signal na lumalabas sa akin, 4G. So, makikita natin yan sa settings ng cellphone natin. Ipapakita ko sa inyo
kung paano natin malalaman kung yung cellphone natin ay may kakayahan na magpasok ng LTE SIM card o hindi. Hindi porket gusto natin mag LTE na SIM, pwede na. Kailangan, iti-check din natin yung specs or yung kakayahan ng cellphone natin kung applicable ba siya or pwede ba siyang pasukan ng LTE SIM o hindi. So, ipapakita ko sa inyo kung paano. Okay, nandito na tayo ngayon sa cellphone ko. Pasok tayo ngayon dito sa cellphone ko. Andito na ako ngayon sa settings. I-click natin ngayon yung connections. Sa mga Android user, pare-parehas lang naman tayo ng settings ng cellphone. Kaya ayan, hanapin natin yung mobile networks. Pagpasok natin sa mobile networks, ayan makikita natin yung network mode. Dito natin malalaman kung LTE ready ba yung cellphone natin o hindi. Pag-click natin yan, makikita natin yung mga options. Ayan, nakita nyo sa pinakataas may nakasulat na LTE 3G 2G Auto Connect. Pag may nakita kayong LTE, so diyan nyo malalaman kung LTE ready cellphone nyo. Pero kung walang LTE option diyan sa mobile networks nyo, ibig sabihin, naka 3G lang yung cellphone nyo, okay? So ayan, mga paps, nakita nyo na kung paano natin malalaman kung LTE ready or LTE capable yung cellphone natin. So, kung LTE capable yung cellphone natin, so pwede tayo gumamit ngayon ng LTE SIM card. So, bakit ko ba lagi pinupush yung 4G sa 3G? So, alam nyo ba yung 4G, yung kaya niyang maabot na speed is 42 Mbps kumpara sa 3G na 3.1 Mbps lang. So, ganun yung internet speed niya. So, kung gumagamit ka ng 3G, alam mo na kung sino yung mananalo sa bidding, okay? So, bakit ko ba sinasabi lagi ito paulit-ulit? Kasi sa paggamit ng Mr. Speedy app, kailangan natin ng mabilis na internet connection para mabilis natin papasok yung mga order. So, kung yung cellphone mo or yung SIM card mo is hindi LTE, sorry paps, kailangan magpalit ka na ng cellphone or magpalit ka na ng SIM card para makakuha ka ng mabilis na connection. So, yung iba, sinisisi sa auto-click, auto-clicker, auto-swipe. So, kahit ikaw mismo gumamit ka ng auto-clicker, kung naka 3G SIM card ka, hindi ka pa rin mananalo dahil delay pa rin papasok sa yung order. Akala mo, mabilis yung mga kasama natin pag bid mo, hindi mo alam bago pa pumasok sa app mo, nabid na ng iba yun. So ayan, nakita nyo na kung 4G ready yung cellphone nyo o LTE ready yung cellphone nyo o hindi. So, sa mga naka LTE ready na cellphone, congrats sa inyo. So, SIM card na lang yung problema nyo. Pero sa mga cellphone na hindi naka 4G LTE ready, sorry mga paps, kailangan nyo mag-upgrade. Dahil hindi kayo magiging successful dito sa pagiging speedy kung mabagal yung cellphone nyo, okay? So, lagi kayong mauunahan, magsasayang lang kayo ng pagod sa labas. Huwag kayo umasa sa chamba-chamba na kuha ng order, okay? Kaya ang gawin nyo, hindi ko naman sinasabi na bumili kayo ng mahal na cellphone. Dahil sa panahon ngayon, sobrang dami ngayon ng magagandang specs na cellphone, pero mura lang, sobrang mura. May mga Huawei, Oppo, Vivo. Mura lang sila pero ang tataas na ng specs nila, naka 4G ready na sila na cellphone, okay? So, para sa akin, mag-invest kayo dyan. Mura lang yan. Dahil, sabi ko nga sa inyo, yung cellphone natin ang sandata natin sa pagiging speedy rider. Kung kukupad-kupad yung cellphone nyo, sorry, di kayo magiging successful. Lagi lang kayong mauunahan. Kaya mga paps, upgrade nyo muna yung cellphone nyo, okay? So ayan, nalaman na natin yung cellphone natin kung 4G LTE. So, sa SIM card naman, paano natin malalaman kung yung SIM card natin is naka-LTE ba o hindi? So, yung iba kasi, syempre, di naman aware yung iba, bili lang ng bili ng SIM card, di naman natin alam kung naka-LTE na ba yun o regular SIM lang. So, para ma-check natin kung naka-LTE na ba yung SIM natin o hindi, panoorin nyo to, okay? Pwede to sa Globe, tsaka sa Smart. Wow! Oh my God! Wow! So ayan, nalaman nyo na kung LTE ba yung SIM card nyo o hindi.
sa mga naka LTE SIM card na, so nasa settings lang yan ng cellphone nyo kung paano natin malala, paano natin mamamaximize yan yung pagiging LTE ng SIM card nyo, okay? So papakita ko sa inyo kung paano natin isiset yan para mamaximize natin yung speed ng SIM card nyo sa cellphone nyo, okay? So panoorin nyo to. Okay, yung ibang tao hindi aware sa setting na to. So yung cellphone nila LTE ready, yung SIM card nila is LTE rin, pero yung mobile networks nila hindi nakaset sa LTE. Marami nakakalimot sa settings na to. So dapat i-check natin to. Yung mobile networks, punta ulit tayo sa network mode. Ayan, yung iba kahit naka LTE SIM sila, pero yung settings nila nakalagay sa 3G 2G. Hindi pa rin nila na-maximize yung pagiging LTE ng cellphone nila at saka ng SIM card nila. So dapat lagi naka-select sa LTE. Okay, para ma-maximize niyo yung LTE connection ng cellphone niyo. So ayan, nalaman mo na hindi LTE yung SIM card mo. So ano gagawin natin ngayon? Magpapalit ka ba ng number o ipapa-convert mo? Yung sa mga ayaw magpalit ng number, pwede nating ipa-convert 'yan. Pumunta lang tayo sa Globe or Smart Center. Bibigyan nila tayo ng bagong SIM, pero parehas pa rin ang number natin. So magiging LTE na yung number natin. Hindi na natin kailangan magpalit ng SIM. Pero pag nakapag-decide ka na gusto mong palitan yung SIM card, so hassle 'yan dahil mapapalitan 'yan sa app. So alam naman natin na konektado yung number natin sa app natin sa Speedy Rider natin, sa Speedy app. So pwede pa rin natin gawin yan. Magre-request tayo na papapalitan lang natin yung number natin. So gagawin natin, isi-send natin yung ID natin, isi-send natin yung number natin sa chat support, at send natin sa kanila, sabihin natin sa kanila na magpapalit tayo ng number, okay? Hintayin natin yung response nila bago tayo magpalit para ililipat nila yung account natin sa bago nating number, okay? Pwede yun. So ayun mga paps, kung gusto nyo makita kung paano kumuha ng order, so yung actual, kung paano kumukuha ng order sa loob ng bahay, tsaka sa labas, so nakalagay na sa baba yung mga link para makita nyo, para makakuha rin kayo ng tips tsaka diskarte ko sa pagkuha ng order. Sana may natutunan kayo sa video na to. So sana ma-apply nyo rin at maging successful kayo bilang Speedy Rider. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, mag-subscribe na kayo para marami pa akong malabas na mga video tungkol kay Mr. Speedy, okay? So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na. At sa mga nakasubscribe naman, maraming salamat sa inyo. So, sana may natutunan kayo at ride safe sa ating lahat.